Ng araw po sa inyong lahat. Ang share ko po sa inyo ngayon ay ang kahulugan ng patay sa panaginip. Ito na marahil sa pinakaayawang panaginip ng bawat tao ay ang nakakapangilabot na panaginip ng patay. Bakit nga ba dumarating sa puntong pumapasok ang kamatayan sa panahong dapat ay umiipon ng lakas ang isang tao upang magpatuloy sa buhay? Totoo kaya ang paniniwala ng iilan na ang kahulugan ng panaginip sa patay ay babala na ito ay maaaring mangyari sa nalalapit na panahon o di kaya naman ay ang paniniwala ng iba na kabaligtaran ang ibig sabihin nito? Maaari bang piliing huwag managinip ng patay? Sa bawat pagtulog ay nagkakaroon ng bawat tao ng panaginip. Bawat panaginip ay tumatagal mula 5 hanggang 20 minuto. Maaaring ang ilan ay naaalala at naibabahagi ng nananaginip sa iba sa oras ng pagising. Ngunit ang iba naman ay tuluyan nang ang naiimbak sa bahagi ng isip na hindi hayag sa kamalayan o subconscious mind at maghihintay na lamang muli ng tamang pagkakataon gaya ng deja vu o pakiramdam na parang naulit na lang ang isang pangyayari sa buhay. Hindi rin maiiwasan ang managinip at lalong hindi rin nakakapili ang isang tao ng nais niyang mapanaginipan o maiwasang panaginipan dahil ang panaginip ay paraan ng ating isip upang itulak sa ating kamalayan ang mga bagay na nakatago sa likod ng ating kaisipan. Kahulugan ng panaginip na namatay ang kaibigan. Ayon sa isang eksperto mula sa Chicago, ang ibig sabihin ng panaginip na namatay ay taliwa sa katotohanan. Ang panaginip na namatay ang kaibigan ay hindi nangangahulugang mamamatay nga ang nasabing kaibigan. Maaaring ito'y mga hulugan ng pagwawakas ng isang yugto sa kanyang buhay. Halimbawa ay pagwawakas ng isang kontrata sa trabaho o di naman kaya ay pagtatapos ng isang relasyon. Ito rin ay hudyat na sa nasabing pagtatapos ay magsisimula ang panibagong yugto. May mga pagkakataong ang kahulugan ng panaginip na patay ay sumasalamin sa mga pagbabagong nakikita natin sa ating mga sarili at sa mga tao sa ating paligid. Posibleng ito ay ang mga pagbabagong may kalakihan at masyadong nakakaapekto sa ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa at dinadala ito ng ating isipan bilang isang seryosong bagay kaya't lumalabas ito sa panaginip sa anyo ng kamatayan. Ang pananaginip din ng patay ay iniuugnay sa pagkakapareho ng katangian ng kamatayan at ng mga bagay na hindi kayang ikontrol. Pareho silang may katangiang hindi kayang manipulahin, hindi alam kung kailan darating at kung ano at kanino susunod na magaganap. Kahulugan ng panaginip na patay ang anak. May mga pagkakataon naman na ang isang ina ay nananaginip ng kamatayan ng kanyang anak. Ang nanay na nananaginip na namatay ang kanyang sanggol ay maaring mga hulugan ng pagkilala at malalim na pagkaramdam ng bagong ina sa kanyang pananagutan sa bagong responsibilidad na proprotektahan at pangangalagaan ng kanyang sanggol. Ng panaginip na nasa simenteryo, isang napakalaking dagok ang mawala ng kaanak, kaibigan o minamahal. Madalas ay lumilipas ang ilang taon bago tuloy ang mahilom ang sugat na dulot nito sa pamilya. May mga pagkakataon naman na dinadala ito ng ating isipan ng mas mabigat kaysa sa pagdadala ng ating emosyon sa paraan ng pangamba at takot. Nangangamba tayo para sa ating sariling buhay dahil ito ay nagpapakita na walang kasiguraduhan kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundo. Sa mga ganitong pagkakataon, ay maaaring magkaroon ng mga panaginip ang mga nagdadalamhati ng mga bagay na may kinalaman sa kamatayan gaya ng simenteryo. Ang ganitong uri ng panaginip ay hindi nangangahulugan na tayo ay maaaring sumunod anumang oras. Ito ay manifestation lamang ng pagdadalamhating pinagdadaanan, kabalisaan o kawalan ng kapanatagan. Ang ganitong panaginip din ay ang pagpapakita ng pagpupumilit ng likuran ng ating malay-isip na lagyan ng takot at pangamba ang ating kamalayan. Mahalagang maagapan at mapag-usapan upang mahanapan ng agarang solusyon ang mga ganitong uri ng pakiramdam dahil maaari rin itong makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang nananaginip. May maganda bang kahulugan ng panaginip na patay?
paboritong sabihin ng mga nakatatanda na sa mga nakakabatang nagkukwento ng panaginip na patay, ang linyang akabaliktaran yan sa totoong buhay. Nakakatuwa ngunit sa isang banda ay may katotohanan. Ang pananaginip ng patay ay maaaring magdala sa atin upang salaminin at tuklasin kung mayroon nga bang bahagi ng ating kaisipan na pinamamahaya ng pangamba, takot, pagkabalisa, kawalan ng kapayapaan o maging galit. Tinitingnan ito ng mga psychologist bilang isang pagkakataon ng pagsusuri ng sarili upang lumago. Sino nga ba ang maaaring managinip ng patay? Kahit sino ay maaaring magkaroon ng panaginip na siya ay patay o kaya naman ay namatay na kaibigan. Subalit mas madalas itong nararanasan ng mga taong dumaraan sa bahagi ng kanilang buhay na maaaring walang kasiguraduhan. Posible itong mga pangyayari na nagpapabago ng karaniwang takbo ng kanilang buhay o kaya na may nag-aalis sa kanila sa kanilang comfort zone. Dahil nababago ang routine at nabubuo ang pag-aalinlangan, naiimbak ito bilang pangamba sa likod ng ating kamalayan. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga na matibay ang pananampalataya ng isang tao dahil kung mali ang magiging tugon sa pagharap sa takot na nabubuo sa kanyang isipan, ay maaaring manatili ito ng mahabang panahon magpahina sa kanya. Sa kabuuan, ang panaginip ng kamatayan ay hindi dapat maging dahilan ng pagkatakot o ng pangamba. Ayon sa ilang pag-aaral, nangangahulugan lamang ito ng kamatayan sa lumang pamamaraan ng pamumuhay at pagsisimula sa panibago. Kapag nananaginip ng ukol sa mga mahal sa buhay na patay na, ito ay maaring babala na ikaw ay naiimpluwensyahan ng mga taong negatibo at ikaw ay nakikihalubilo sa mga maling grupo ng individual. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaari rin namang isang paraan upang maresolba ang mga nararamdaman sa mga namayapa na. Ang ganitong uri ng panaginip ay sumisimbolo sa material loss. Kung ang napapanaginipan mong tao ay matagal nang namayapa, ito ay nagsasaad na ang kasalukuyang situation o relationship sa iyong buhay ay may pagkakahawig sa napapanaginipan mong namayapa na. Maaari ring may kaugnayan ang iyong napanaginipan kung paano mo ihahandle o hahawakan ang isang relasyon o kung paano mo hahayaang mamamatay o magtatapos na ito. Possible rin namang ang ganitong panaginip ay nagre-represent ng iyong takot na muling mawala ang mahal mo sa buhay. O kaya naman, isang paraan upang matanggap ang trahedyang ito o mga trahedyang nararanasan sa buhay. Ito ay maaaring paraan din upang magsilbing huling pagkakataon na makapagpaalam sa mga namayapa ng mga mahal sa buhay. Kung ikaw ay nakapanaginip na may taong namatay o nakaburol, hindi ibig sabihin ito na ito ay mangyayari sa totoong buhay. Kadalasan, ito ay isang simbolo na may isang pagsubok o pangyayari na malapit ng magwakas. Ngunit hindi naman natin maiiwasang mag-alala, lalo na kung mahal natin sa buhay, ang laman ng ating panaginip. Maging positibo na lamang tayo at piliting maiparamdam sa ating mga mahal sa buhay ang pagmamahal sa kanila. Maaari rin nating mapanaginipan ang mga taong yumauna. Maaring nangungulila tayo sa kanila nang hindi na natin namamalayan. Maari natin silang ipagdasal o ipamisa para maipabuot natin sa kanila na palagi pa rin nating naaalala kahit sila ay lumipas na. Ang kamatayan sa panaginip ay hindi dapat katakutan. Ito ay nangangahulugan ng bagong simula o kabanata sa buhay. Maaring ding ito ay metaphor ng pagkamatay ng ating lumang pagkatao at pagsilang ng mga bagong ideya, kaisipan at pag-asa. Ang kamatayan ay nangangahulugan ng pagbabago ng frequency ng ating enerhiya. Sa makatwid, ang kamatayan sa panaginip ay isang simbolismo na tayo ay daraan sa transition period o yugto ng pagbabago. Tandaan na ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang specific mindsets. Ang ating mga kaugalian at paniniwala ay refleksyon ng kultura ng lipunan na ating pinagmulan at kinalakihan. Ang pagbibigay pakahulugan sa panaginip ay maaring magkakaiba-iba.
May ilang naniniwala na ang kamatayan sa panaginip ay isang uri ng babala o premonition ng paparating na panganib. Laging tandaan na ang panaginip ay normal na proseso na pinagdadaanan ng ating utak habang tayo ay natutulog. Ang mga nakasaad dito ay pawang gabay lamang. Tayo pa din ang gagawa ng ating kapalaran. Palagi po tayong magdasal at magpasalamat sa Poong May Kapal at maging positibo sa ating buhay.